think that was really nice. So, sige na, mag-vlog ka na, baby. Si Mami, hindi na yung gown, hindi rin Didi na taon. Hindi, Mama, kanaga. Mami, marunong ka pala sa mag-waray. Si Mami, kay Laisehan, kan, hindi din yung trabaho. Hindi na trabaho. Hindi din quit. Wani na kauna. Bye! Ayan na guys, yung plums natin na na-harvest ngayon. Nailagay ko na siya lahat sa bilao. Ngayon naman guys, mag-harvest tayo ng tomatoes natin. So guys, ito yung na-harvest natin kamatis. Hinarvest ko na rin yung ano namin, yung squash. Akala namin zucchini siya. Kasi sabi ng asawa ko, zucchini daw to. Kasi siya yung nagtanim dito. Tapos, akala ko talaga zucchini din siya, yung yellow zucchini. Tapos nung napansin ko, nung ganito na talaga siya kalaki, napansin ko yung mga white lines niya dito. So naisip ko na ay hindi to ano, zucchini, kundi squash to. Kasi yung zucchini, wala naman silang mga white lines na tulad nito eh. So yan, squash siya. Hinarvest ko na lang silang lahat. Maganda din na naging squash to kasi paborito ko yung squash soup. So gagawa na lang ako nito ng sabaw. Ngayon naman guys, mag-harvest tayo ng carrots. Gagawin nating pickled carrots. Harvest lang natin to. Gumamit na ako ng gloves kasi masakit yung ano, yung mga dahon ng squash. Kasi mamaya puputulin ko rin naman sila. So, ngayon na lang natin to. So, mag-harvest tayo ng carrots. Uy, may relish pa dito, oh. Pero masyado ng ano. Look at that, diba? Kahit paano may na-harvest. There you go.
Pero may mga ganito din. Look at this. Ang laki nito. Wow! Magagawa tayong dito. Pero baka haluan ko siya ng ano, ng ibang look at this. Iba ang laki din. Pero may ititira pa ako dito kasi gusto din ni Vanessa ng carrots para may fresh carrots siya na gagaling papunta sa kindergarten. See? Hindi pa maliliit na. Ito dito ay harvest na rin natin to. Parang gusto kong magtanim din ng ganito next year. Kaya lang akala ko talaga hindi siya maganda eh. Kasi late bloomer sila eh. Ang bango. Oh, ayan, harvest. Lagay na lang muna natin ito dito. Ito yung mga roots ng kamatis. Okay.
So, iha-harvest ko na rin yung ano ko, yung melon ko. Kasi si mama nag-harvest na. So, let's see. I-harvest na rin natin. Tadaan! Ganito lang siya kalaki. Kasi nga, dito talaga limited yung time mo para lumaki talaga sila and then kulang sila sa araw. Hindi tulad sa atin sa Pinas na all year round may araw, di ba? Kaya lumalaki sila. Dito naman, ngayong fall season na, kailangan talaga tanggalin na sila. Pero hinog na. Tulad nito, hinog na rin. Look. Tapos, ito huwag muna. Ito dito, hindi ko pa tatanggalin. Next time na. Itong dalawa lang muna. Yay! Melon! Ganito lang yung roots niya, maliliit. Pero kung titingnan niyo yung mga vines niya, ang dami, di ba? A typical squash talaga. Namang maliliit na carrots na may kasamang dahon, mapupunta to lahat sa composter ko. Para next year, mailalagay ko ulit sila dito sa garden. Alam niyo ba na ang bango ng lupa? Ang bango siya. Amoy kamatis. Ang katanim yung mga kamatis. Kasi nakakatulong yung earthworm para palambutin nila yung lupa. So kapag may nakita kayong earthworm, huwag nyong papatayin. Baon nyo rin kaagad. Kasi kawawa naman. Kasi sayang. Tulong sila sa gardening. Lahat yung na-harvest ko ngayong araw, mga plums, tomatoes, steak tomatoes, tapos pati yung green harvest ko na rin kasi gagawa ako ng another tomato, pickled tomatoes, tapos yung squash na akala namin zucchinis, squash pala nung medyo lumaki na, tapos yung melon, and then peppers, yung green don, and then yung carrots. So, time check tayo ngayon kung anong oras na. 20:15 na. 8:15 na ng gabi dito sa amin sa Austria. Tapos... At least my mom is bathroom. It's so cool. It's so cool. I love mama's tapos, bathroom. I went to I love it so much. Gagawa ko ng plum juice. Ito yung mga plums na hinarvest ko kanina. Tapos kaagad ko siyang gagawin ngayon. Hindi ko na ipapabukas kasi wag anak. Kasi mas maganda kung fresh na fresh yung fruits na gagawin mong juice. Kaya gagawin ko na siya ngayong gabi.